What's up guys? Magandang umaga sa inyo lahat. Ang gagawin natin ngayon guys, magte-testing tayo ng Power Amp Live PET 1000.2. 'Yon. So may order kasi sa akin na taga Santa Rosa, Laguna. Papadeliver natin to mamaya. So samahan niyo ako guys sa pagtest ng ng PET 1000.2. Paparinig ko sa inyo guys kung gaano kaganda sa pang-sub. Ang papadrive natin niya guys, 1-2 watts. Ano? Tapos papakita ko na rin sa inyo, tsaka explain ko na rin sa inyo yung sensitivity, kung gaano ka useful yung sensitivity niya dun sa likod. Tsaka yung pararel tsaka bridge, subok na rin natin guys para makita niyo. So, kung nahanap nyo na ang mga hinahanap nyo sa YouTube videos ko, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, share, and like sa aking YouTube channel, Journey Makaya. So, let's start mga boss! So, ayan mga boss, ayan na yung mukha niya. PET 1000.2 Live. So, pakita natin yung likod, mga boss. Yan. Yan yung likod niya, mga boss. Yan. So, ituturo ko mamaya kung paano to pag nilipat-lipat, kung ano yung epekto niya sa tunog. Tsaka ito naman, yung bridge, pararel, tsaka stereo. Explain ko mamaya kung ano yung use ng bridge, tsaka pararel, tsaka stereo. Tsaka yung sensitivity niya. So, yun guys ha. Tandaan nyo mamaya, i-explain natin. So, testing na natin. Volume muna natin. Likod. Tingnan natin yung yung sensitivity. Kung paano. So, ayan guys, yung sensitivity niya guys. Yan. Siya, ayan guys, so naka 0.75 volts. Ngayon ililipat natin sa 1.0 volts. Pataasin natin. Try mo volume well.
pa. Yan. Baba mo, El. Baba mo. Pag naka 1.0 volt siya, guys, yung base niya hindi ganong mabigat. Lipat natin dito uli sa ano, sa 1.4 volts. Yan, volume well. Yan. So yun guys, habang tumataas yung voltahe niya guys, yung bass niya bumababa din yung ano, bumababa din yung frequency niya, parang humihina din yung bass niya. Kung subukan natin ibaba guys ito, 0.75 yung kanina. Yan, taas natin. Yan, nakataas na. Volume bell. So ayan guys, 0.75 siya guys. Pag bumababa yung volt niya dito guys, lumalakas yung bass niya. Yan yung use ng sensitivity. Yung bigat, habang mababa yung voltahe, bumibigat yung tunog. So ayan guys, ang use ng sensitivity niya. Kasi pag baginano mo naman to guys, pag binago mo tapos pinatugtog mo, maramdaman mo naman yung bass eh, kung hihina ba o yung diin niya hihina. So ayan, ayan yung use. Pag mababa yung sensitivity volts niya, lumalakas yung bass niya. So ayan guys, ito naman guys yung parallel. Yan, parallel tsaka bridge tsaka stereo. Ayan guys, yung ano natin, naka stereo lang yan. Yan, naka stereo mode lang. Ngayon pag pinararel natin to guys, yan, yan naka parallel yan. Ang line input mo guys, channel 1 lang. Ito lang. Ito lang yung line input mo, channel 1 pag naka parallel ka. Tanggalin mo na to. Yan. Tanggalin mo yung isa kasi isang input, dalawa na yung out niyan, dalawang amp na. So volume well. Yan, nakaparallel yan guys ha. Isa lang yung input niyan. May lipat tayo sa harap. Yan. Yan. So ayan guys, nakikita nyo, isa yung in natin, dalawang volume ang gumagana. So lipat natin sa bridge. Bridge naman tayo. Yan, lipat natin sa bridge. Ito, maaalala nyo guys, may ilaw to sa bridge mode. Lipat natin. Yan, may ilaw na, bridge mode. Pag naka-bridge mode ka, dalawa yung input. Sige tayo, isa. Lang. May nagtinda guys, dilagang baka. Yan guys, pag naka-bridge mode ka, dalawang in dapat. Tapos, ang terminal mo, isa. Yan. Tanggalin natin to guys. Yan guys, so tinanggal ko yung dalawang speak on. Ngayon, pag naka-bridge ka, dapat ang input ng bridge mo dito. Dito dapat, sa gitna. Ayan, may nakalagay naman guys, bridge. O, lagay ko. Ayan. Tapos, so ayan guys, yan. Pag naka-bridge, isa lang yung speaker out mo. Tapos maglalagay tayo ng link guys, ito. Nandito dalawa. Papunta sa kabila. Ayan, medyo magulo guys ah. Ayan. Ayan. Ayan, umiilaw yung bridge mode niya.
So ayan, testing natin. So ayan guys, oh. Ayan, naka-bridge yan guys. Pag naka-bridge yan guys, ang watch niyan times 2. Times 2 yung watch niya. Ah, so isa lang yung ano, isa lang yung ano niya. Yan oh. Speak on. Yan, sa bridge lang yan nakalagay. Pag naka-bridge ka. Subukan natin lakasan pa. So ayun mga boss, nasubok natin yung bridge, parallel tsaka stereo tsaka yung sensitivity sa likod mga boss. Nasubok na natin. Ang ginagamit kasi ito boss ng ano ng customer pang ano lang to, stereo mode lang siya. Left and right lang siya. So ibalik natin doon sa setup natin kanina na 8 ohms. Yan. Balik ko na nito boss. Dapat naka-parallel lang. Naka-stereo mode. Yan. Tapos ito naman balik natin dito. Left and right na. Yan. Yan, ano niya boss, nakita nyo, hindi na umiilaw yung ano, yung bridge niya. Kasi naka-stereo na tayo. Stereo mode na. Tingnan natin uli. So ayun mga boss, nakita nyo na kung ano yung use ng ano, parallel bridge saka stereo saka yung sensitivity niya, kung paano ginagamit yung sensitivity. So ayun lang boss yung ma-explain ko dun sa sensitivity. Ano, habang bumababa yung sensitivity volts niya, lumalakas yung power ng base niya. Habang tumataas, bumababa yung power ng base niya. So ayun oh, pag binreach mo kasi yon mga boss, ano, isang speaker terminal lang ang malagyan mo, tapos pwede ka mag-series ng dalawang speaker. Ang watts naman nun mga boss, times 2 kung binreach mo siya, 8 ohms bridge, times 2 yung watts niya, dalawang board sa lubong yung ano, supply. So ayun mga boss, no, maraming salamat sa pag-suporta nyo sa mga videos ko. At maraming salamat din sa bumili nito, taga Santa Rosa, Laguna. So, shout out sa iyo, sir. So, sa mga bago kong subscriber, maraming salamat sa suporta. Makakamit ko na rin, guys, yung requirements ng YouTube. Yun. Siguro, baka ngayon, 1,000 subscriber na ako. So, maraming salamat sa inyo, guys, sa masigasig yung suporta sa mga videos ko. Nalawin ko yun guys na malaking na utang na loob sa inyo. So maraming salamat guys, hanggang dito na lang tayo. So sana guys nag-enjoy kayo at sana naintindihan nyo kung ano yung mga in-explain ko dun sa ano, sa topic natin. So maraming salamat, God bless. Peace.